Good morning my dear friends! Puro vlogs ko ngayon is scooter kasi marami nagsilabasan na bago. Actually, this was released early 2022 pero nangako ako sa kaibigan ko na si Normin Ring Davao City yung uunahin ko ngayong araw. And this is the Kimco DD360-300 and vlog natin itong motosiklo na to. First things first, the performance. This motorcycle right here has a 276cc. Hindi po siya yung 321 katulad ni 350. This is the 300. Meron siyang 22.7 horsepower and 23.7 newton meters of torque. Single overhead cam, 4-stroke, 2-valve, and naka-liquid cooled po siya. And pasado po siya sa Euro 5 compliance. Ayan, for a 5'1 rider and 800mm seat height, abot naman po, pero kailangan mong i-1 foot and sagad na sagad talaga siya. And ang technique kasi niyan, if you're low on height, advance mo na lang ng konti yung harapan mo para dun ka talaga sa dulo ng seat. So ayan, massive shoutout to Sir Albert. Sir Albert, may gusto po kayong pa-shoutout. Shoutout na lang kay Sir Mike. Massive shoutout nga pala kay Sir Mike Poderanan, yung BM ng Kimco. Ayan. Meron siyang 12.5 liters gas tank capacity. Kaya niyang pumalo ng 4 liter per 100 kilometer. And if you get to think about that, that's 25 kilometers per liter. Alright, so 25 kilometers per liter times 12, it's more than 250 kilometers of travel or even 300 po. By the way, meron po silang 2 color option pagdating kay 300. Ito pong nasa harapan natin, matte black orange. And meron silang flat silver. Pero ito, nagagandahan ako kasi it does look like Astig. Parang nakakakita tayo ng mga American bikes na ganito din yung paint job niya. The branding, maganda din. Kalidad, I would say. And it looks different from other 300cc ni Kimco. Although nagtaas talaga siya ng presyo. Pero kung titignan nyo naman po, wala pa akong makitang halogen so far. And DRL, headlights, turn signals on this part right here, very beautifully done if you're going to ask me. And ganyan siya kaganda, my dear friends. Kaliwat kanan, my dear friends. Alrighty. This is how beefy the rear is, my dear friends. Ayan po, ganyan po siya kalaki, katambok. And you're gonna like it. Wala akong makitang halogen, so it looks premium. And for its price point, 239,000 pesos only. And it has a good gas consumption or gas economy. Ang marereklamo mo lang talaga siguro kung sakasakali is yung power. But with this kind of motorbikes, ang hinahanap mo kasi dito is adventure. Hindi yung top speed performance, kumbaga. Meron po siyang dual channel ABS powered by Bosch as usual. Glove box on this part. And on this part right here, ito daw po yung coolant, sabi ni Sir Harold. Meron tayong USB charging port on this part. Ito po, dito po banda. One thing is amazing about this bike kasi nga, pag binuksan mo to, ayan na, makikita natin yung USB port din. So, dalawang USB port siya. Ang ganda and it's snappy. Keyless ignition po siya. Unfortunately, di po siya naka-activate but I'm happy na makikita natin yung disenyo niya o yung kalidad niya. Ang kanyang display, malaki naman po kahit papano. And disenyo po ng kanyang handlebar. It looks comfy, it looks upright po. Ganito po yung makukuha natin sa kanyang turn signals. Pipindutin mo to turn it off. Busina. Maganda yung pagkakagawa din. The lightings. Maganda din. Color yellow po ang kanyang pass switch. Ayan. And the controls on the menu nandito. Kung gusto mong i-adjust yung orasan mo. Kung gusto mong makita yung trip A, trip B. Nandito po tayo. And ignition. Ayan po. Ganyan kaganda. And isa pang dagdag ni Kimco dito kay DTX360 is the TCS. Ayan po, on and off switch TCS po siya. Friends, Kimco quality po pagdating sa kanyang grips. Maganda po yung kanyang itsura and very particular sila pagdating sa quality. And dito naman po, ayan po, adjustable ang kanyang brakes. Kaliwat kanan pa rin po yan.
Ayan, up to 4 levels at least. Primo side na hindi sinama sa display is yung kanyang handguard. So makikita niyo po nakaganyan siya. This is a totally premium bike if you're going to ask me. Hindi po siya pinagdamot. Yung kanyang side mirror, maganda din po yung pagkakagawa. It's on the premium side, my dear friends. Kanyang remote key, ganito po. It doesn't have any buttons, so dala-dala mo lang talaga to, and dapat malapit ka para mabuksan mo yung motorsiklo mo. So ayan, lalayo ka lang ng 3 meters and that's pretty much done na po. Hindi na po siya mabubuksan ng basta-basta kapag pinindot mo. Upuan natin, maganda din po. Simulan natin dito sa may harapan. Siguro parang stopper na rin siya kung hanggang saan ka pwedeng umupo, mapababae man o lalaki. Makapal po talaga gumawa ng upuan si Kimco. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. And take a look at that. This is my hand right here. That's at least more than 5 inch. Or more than 7 inch, I think so. And pag abot mo dito, ayan po. Makapal din talaga siya. And nabigyan talaga ng spasyo or space on the pillion ride. Ayan po yung makikita natin. Pillion rider bias po siya kumbaga. And dalawa yung kanyang variation. Meron po siya dito. Nakaumbok po dito. Ayan po, para alam mo kung saan ka upo. Grab bar, beautifully done. Sa tingin ko, pwedeng lagyan ng top box luggage. And tingnan natin to. Yes, this is a decal. Maganda yung seat ani, sir? Ah, okay. Ayan po, maganda yung tunog niya. Kung titignan natin itong seat compartment niya, malaki po and malapad po. Marami tayong malalagay na underwear. Siguro lagpas 3 buwan na underwear. Kasyang-kasya po dito. Or at least 1 half-face helmet and 1 full-face helmet on this part. Mahaba talaga siya, my dear friends. Eh. Ayan o, this is my arm right here. So, kung gusto mo lang naman mag-chop-chop, ayan po. Kasyang-kasya yung arm dito. So, and ayan, I'm a big fan of this one. I didn't have time to visit, but at least it's still here. Nakikita natin yung kagandahan niya. And dito po, sa kabila, para kaliwat kanan, makita na ang ating viewers kung gano'n siya kaganda. On this part right here, my dear friends, this is the muffler. Well covered po siya kahit paano, and maganda yung kanyang styling. May silver and black. That's what I like, yung color combination niya. And naiiba din po itong motorcycle na to. I think it's designed like this para hindi po magka-problema po if you're going off-road. And makakasaga pa rin naman po ng hangin, pero yung radiator niya, ganyan po yung positioning. It's different from other big scooters ni Kimco. And maganda naman yung design, and at least may gamit talaga siya. So sa kanyang harapan, meron po tayo makikitang upright front suspension. And sa likuran naman, preload adjustable dual shock, my dear friends. It has a pedal disc brake coming from the Kimco itself. The same thing as on the rear, naka-pedal disc brake po sila. Ang size ng kanyang tires sa harapan, 120/80/14 po. Sa likuran naman, it's 150/70/13. It has a beefy and all-terrain tires po. Ayan, maumbok po. This motorcycle right here is priced at 239,000 pesos po siya. Sana hindi na po magtaas. I think this is a bike na masasabi mong galing kay Kimco, bang for the buck. Kumbaga, I think the price is justifiable, my dear friends. Massive shoutout nga pala kay Sir Harold. Siya po yung sales consultant dito sa Kimco. Link in the description na lang, contact number niya kung may kailangan kayo from Norman Ring or from Kimco. Ayan, may gusto po kayong pa-shoutout, Sir Harold. Shoutout to Sir Michael Puderanan, yung branch manager namin dito sa Norman Ring Davao, at kay Sir Eugene ng Kimco Philippines, regional manager, Mindanao. So ayan, massive shoutout sa kanila. Alright. Ayan, let me know in the comment section below what you think about this beautiful bike, my dear friends. Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying, trust the process. I'll see you in the next. Alright. Massive shoutout kay Sir JC Tambukcho. Dedicate ko na lang siya dito. Pero pre-owned, ikaw pa rin, no? And kung naghahanap kayo ng mga yung tipong mga social na pre-owned, you should reach out Sir JC as well. Message him or comment on his Tambukcho videos if you're looking for a pre-owned or a Royal Enfield bikes. Ayan po. Massive shoutout.